Hello everybody, this is Desiree and welcome to my channel. Today join me on my first solo travel this 2024 to the Las Vegas of the East, Macau. Let's go! So ito na nga, for today's video, pupunta tayo ng Macau. This will be my first solo travel this 2024 and my second solo travel overall. So yung first na solo travel ko was in Hong Kong last year and ngayon naman is sa Macau tayo pupunta. So for the requirements na dala ko, of course I had my passport, round trip tickets, hotel accommodation, proof of payment ng travel tax which I paid sa airport na mismo, and yung e-travel. So lahat ng yun apart from the travel tax form eh may digital copy ako. But I also brought hard copies ng hotel accommodation and round trip tickets ko. Though yung una kong pinapakita is yung nasa phone ko. And nilalabas ko lang yung printed copy kapag hihingi nila, which hindi naman nila hiningi. Hello. Papunta. Macau. Extra lang ako. Opo. But it's up to you. No, may naman kasi na hindi pwede sa check-in. Tapon na. Ma'am Desiree. Ma'am, your flight is going to Macau. Boarding time will start around 3:40 this afternoon, ma'am. For the gate, temporary lang po yung gate natin na mag-announce kami ng gate change sa gate 1-0 na meron. Sorry, binigyan ako ng travel tax. Apa? Yung pink. Thank you so much. Thank you. Immigration is done. Sige pa. Sa mga previous na travels ko, ang ginagawa ko usually is mag-withdraw ako ng pera dun na sa country of destination ko using my ATM. Pero on this trip, nagkataon kasi na may nagpapalit sa akin ng cash a day before ng trip ko. So cash yung dala ko. And naisip ko na magpapalit na lang ako ng cash dun sa airport. Now it's not really advisable na magpapalit ng cash sa airport kasi usually hindi naman ganun kaganda yung rate nila tas mas mataas pa yung fees nila. Pero kasi at that time nawalan na ako ng oras na magpapalit sa labas. So I had no choice kundi magpapalit sa airport. So dito sa airport, tatlong currency exchange yung tinanungan ko. And unfortunately, hindi ganun ka-popular ang Macanese pataka, kaya wala silang available na ganun. May pataka po kayo? Pataka? Macanese pataka po? Wala. Thank you. So what I did na lang is to exchange yung cash ko into USD. Then pagdating ko ng Macau, dun ko ipapapalit yung USD into Macanese pataka. Hi guys, so... Super niyapin ako mag-vlog in public, kaya tignan niyo yung ginawa ko. Taran! Naghintay pa ako na mawala yung mga tao before I can actually talk. Hello, so share ko lang ngayon yung immigration experience ko. So by the way, kapag pumipila ako sa immigration, diretso na ako sa PWD in Senior Lane. Unless na may kasama ako. Minsan kasi kapag may kasama ako, pumipila na din ako sa regular lane para at least kasama ko sila. Pero kapag may kasama ako, tapos super haba sa regular lane, pumupunta pa rin ako din sa PWD lane. Sa PWD ka ng senior ko sa na lane, pwede ka lang magsama ng isang companion. So, napansin ko to. Napansin ko lang din na minsan yung iba, they take advantage of the fact na yung parang minsan kasi nilalet go na lang ng mga IO. Like, kunwari, isa lang naman talaga yung priority lane. Isa lang naman talaga yung pwedeng gumamit ng priority lane. Pero yung kumpanya niya, parang lima, apat, yung ganun. Yung more than one. And minsan, nilalet go na lang yung... Or as what I've observed, nilalet go na lang yung IO. Kasi nga siguro... hassle na din na pabalikin sila dun sa regular lane. Also, baka magkaroon pa ng eksena. So,
So yun, anyway, so yun, dun pumila ako dun. Hindi naman ganun kahaba yung pila. Medyo mabagal lang ng konti kasi madami yung family. So, kahit konting nakapila, kapag once na sila na, usually tumatayo na yung mga kasama nila. And usually a family of 4 or 5, yung iba nga more than. And anyway, dun sa IO naman, yung questions niya lang sa akin was, kailan babalik? Ay, saan pupunta? Kailan babalik? And then, tinanong niya, kung may kasama? Sabi ko, wala. And then, what was else? Tinanong niya pala ako kung sinong imi-meet ko daw doon sa Macau. So sabi ko, wala ko. Ay, una palang tinanong niya, sorry. Una niya palang tinanong is, anong gagawin ko doon? So sabi ko, travel lang po, bakasyon, ganyan. Then sabi niya, yun nga, sabi niya, sinong imi-meet mo doon? Or sinong pupuntahan mo doon? Yun yung verbatim, sinabi niya. So sabi ko, wala po, magta-travel lang. And then sabi niya, hindi. Sino yung pupuntahan mo doon? So ako confused ako, parang may mali ba dun sa, mali ba yung pagkakaintindi ko dun sa tanong niya? So ang sabi ko lang is, wala ako, magta-travel lang. Ano to, mag-vlog po ako, vlog po, gano'n. So yun, vlog sabi niya lang. And then yun, tinataka niya na yung passport ko and nilet go niya na ako. So yun yung ano to. Siguro sa last travels ko, mga 3-4 na travel ko. Ito lang ulit yung time na, medyo mas madami yung tinanong sa akin. Usually kasi either walang tanong, or one or two questions lang. Pero ngayon yun nga, medyo mas madami yung tinanong. Although usual naman na mga tanong. And wala naman akong ibang pinakita aside from my boarding pass, my passport. Yun. So yun lang. So yun yung immigration. So yun yung immigration experience ko for today. We are now in Macau and dito sa immigration nila dito, wala namang tinanong sa akin. Tinignan lang yung passport and then pinalabas na ako. Now after immigration, ang plan ko na gawin is bumili ng SIM card, bumili ng Macau Pass para dun sa bus and train nila, and then magpapalit ng USD to Macanese Pataka. So meron akong 200 USD na baon and nung pinapalitan ko to, that's around 1,600 Macanese Pataka, which is around 11,000 pesos. And sabi ko nga sa sarili ko, pagkakasyahin ko na to during the duration of my stay, which is 5 days, including today.
Pataka? Yeah, ako na. So now, may makanis pataka na tayo and may pambili na ako ng SIM card and Macau Pass. Now, according to Google, may 7-Eleven daw dito sa airport. However, nung chinek ko yung PIN, wala akong makitang 7-Eleven. And for some reason, that night, tinamaan ako ng masyadong pagkamahiyain. And hindi ako makapagtanong somehow kung nasan ba yung 7-Eleven. So instead, bumili ako ng SIM card dun sa isang girl who approached me offering SIM card. So nabili ko yung SIM card for 100 Macanese pataka and Andi data siya for the duration of my stay. Just 5. Anyway, regarding din sa 7-Eleven, nung pinuntahan ko kasi yung nakapin, nasa may arrival area ko, which is the ground floor. Pero, nalaman ko lang to nung paalis na ako, yung 7-Eleven pala is nasa taas. So, yung pin na tinitignan ko pero nasa taas, nasa may departure area. So, what you would do if doon kayo bibili is, pagkalabas nyo ng immigration dun sa may arrival area, punta kayo dun sa right side, may escalator doon, paakyat ng departures area, and dun sa dulo is yung 7-Eleven, and there you can buy a SIM card and a Macau Pass. Pero meron din dun sa may arrivals area ng mga vending machine, and they have SIM card, and meron din yata yung combo na SIM card and Macau Pass. And nalaman ko lang na may combo doon after ko nang makabili ng SIM card, so hindi na ako bumili kasi sayang naman. Since hindi ako nakabili ng Macau Pass, nag-decide na lang ako na magbayad ng cash dun sa bus papunta ng hotel. And dito pala sa Macau, kung magbabas ka, malayo man o malapit ang pamasahe ay 6 Macanese pataka. However, kung magbabas ka at magbabayad ka lang ng cash, please note na hindi sila nagsusukli. So it's better to prepare the exact amount of 6 Macanese pataka or kung buo yung pera mo, then expect na wala ka ng bariya kapag yun yung binayad mo. So like me, nung nagbus ako papunta ng hotel, ang pinakamaliit ko na denomination was 10 Macanese pataka. And nung binayad ko noon, in-expect ko na nawala akong sukli. By the way, at the time of my visit, ang isang Macanese pataka is equals to 7.3 pesos. But to make the computation easier in my head, tinatimes ko na lang siya into 8 pesos para at least may idea ko kung magkano yung mga bagay-bagay without having to open up my calculator or my currency exchange app. Pupunta muna tayo ng 7-Eleven ngayon. Bibili lang ako ng dinner and check kung may Macau Pass sila. And bibili ako ng ibang toiletry na kulang ako. Kasi kulang ako ng conditioner. So yun yung biling ko. Tara! So I'm back from 7-Eleven. Sorry, hindi na ako nakapag-video doon. Medyo masukip kasi yung lugar and may mga tao doon kasi. So nahiya akong mag-video. Pero tatry ko ulit, i-video pagbalik doon para makita nyo din kung ano yung mga selections na available sa kanila. So, ito yung binili ko. Tignan natin isa-isa. Alam niyo ba, sa sobrang gutom ko, yung conditioner na gusto kong bilhin, hindi ko na bili.
So ayun, we have green tea, apple tea, and then ito, cup noodles. Hala, ano to? Sweet potato noodle pala daw. Sorry, ngayon ko lang kasi nakita, kaya na-curious ako kung ano to, kung anong lasa nito. Tsaka, among dun sa nakita ko, ito yung pinaka-mas mura. Hindi ko pala nakuha yung receipt. Ano ba yan? So, ito, this is, ano to, this is 10 pakata. Pataka. 10 pataka. Ito, 8 pataka. Kailangan ko yata mag-convert it. And ito ay 25 pataka. So, yan. Nakalimutan kong ipainit. So, ano ba? Ito ngayon ang ano to, dinner natin. Ano, cold fried rice. Yum. So, fried rice kasi gusto ko ng kanin. Actually, may nakita ako dito na ano to. May malapit dito na... May malapit dito na... parang Filipino na karinderia. Parang hindi may karinderia, parang kwan siya eh, nag-grill ng mga barbecue, mga ganyan. Kaso, ano to, hindi ko na masyadong tinignan. I think, cause, I don't know if it's just because it's Sunday, pero ang daming Pinoy kasi dito sa labas ng hotel, yun nga may pork, and ang dami nilang nagiinuman doon. As in, grupo-grupo sila nagiinuman. And, yun nga, sakto dun sa mga barbecue, mga inihaw na available dun sa store. Yun. Anyway, ito pa yung nabili ko. So, bumili ako ng ganito. VLT. Hashtag JM recommends. So, ito naman ay buy one take one siya. Or parang ganun. So, itong dalawa is 10 pataka. Itong dalawa. And then, ito. So, curious lang ako. Parang gusto ko naman ng something na snack. Para lang may nakukot-kot ako dito kapag gusto kong kumain. Ayan. So, yun. Ito yung mga binili ko. Naka 60 pataka ako dun. Hey guys! So, kakatapos ko lang kumain. Konti lang yung nakain ko kasi turns out mas antok ako kaysa sa gutom. It's already 1 a.m. Medyo tahimik na yung lugar. I can still hear some people talking outside dun sa may park area. So, I guess buhay pa sila. So, yun lang. This is where I'll end this video. Thank you so much for watching. And if you like this video, then please like and subscribe. Don't forget to hit that notification bell para updated ka sa lahat ng mga uploads na bago. So, yun lang. I'll see you tomorrow. Thank you. See ya.